Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang paparating na Balikatan Exercise 2023 at ang plano ng Amerika sa former US Naval Base sa Subic. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kahapon lamang ay nakatanggap tayo ng update kaugnay sa paparating na Balikatan 2023. Ayon sa impormasyon, ay magaganap ang Balikatan 2023 simula April 24 hanggang April 27 ngayong taon. Ito rin ay gaganapin sa probinsya ng Ilocos Norte. Ang balitang ito ay ayon mismo sa team leader ng 38 Balikatan Exercise at Executive Agent ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Michael Lojeco. Ayon sa kanya, ay ang munisipalidad ng Burgos ang napili bilang operational area na kung saan ay dito rin gaganapin ang live firing exercise ng mga bagong biling weapon system ng Pilipinas at ng Amerika. Malaki rin ang posibilidad na sa pagsasanay na ito ay gagamitin ng AFP, ang pinakabagong air defense system ng Philippine Air Force na Spider Air Defense Missile System. Ang Balikatan exercise din na ito ay ang siyang magiging pinakamalaking balikatan sa kasaysayan sapagkat lalahukan lang naman ito ng mahigit sa 16,000 personnel mula Pilipinas at Amerika. Dahil dito ay puspusan na ang ginagawang pagpaplano at paghahanda ng ating AFP. Bukod sa Spider Missile ay posible rin nating makita ang iilan sa mga bagong armas ng Philippine Army tulad ng Sabra Ascod Light Tanks, 120mm Mounted Mortar Carriers, ACV-300, M113s, at Atmos Self-Propelled Howitzers. Dahil dito ay mas magiging kaabang-abang ang Balikatan exercise para sa taong ito. Samantala, noong nakaraan ay nagkaroon ng pagpupulong ang ilan sa mga diplomats at defense officials mula sa Amerika at Pilipinas. Dito ay natalakay nila ang usapin patungkol sa issue sa West Philippine Sea. Kasunod ng nasabing pagpupulong ay bumisita rin si US Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Len Seaford, sa former US Naval Base sa Subic, Zambales. Sa pagpupulong ng magkabilang kampo ay nabanggit nila na ang Subic Bay ay isa sa magiging priority site para sa mga infrastructure projects. Nabanggit rin ng ilang mga US officials na malaki ang maiko-contribute ng Subic para sa pagpapatibay ng mutual defense at interoperability ng US Navy at ng Philippine Navy kung sakali. Ang Subic Bay ay isang strategic location na nakaharap sa West Philippine Sea at 260 kilometers lamang ang layo mula sa tensyonadong Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ikaw, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.